Narito na ang programa magsisilbing daan upang magpagaan sa bawat hinaing at problema ang inyong inudulog. Turutukan ang bawat makabuluhang pag-aksyon ng mga kinaukulan. Ang serbisyo publiko na kahit sa anong paraan at sa abot ng aming kakayahan ay aming susolusyonan. Ang programa nagdurugtong sa bawat yugto ng buhay. Ngayon ay Biyernes, June 22, 2012. Tugon, aksyon, ngayon. Ito ang Responde. Magandang hapon, ako si Onin Miranda. Mga kaibigan, maswerte ho ang marami sa atin dahil kinagisnan natin ang ating mga magulang na nagpalakit na nag-alaga sa atin. Subalit marami ang hindi na pinalad makagisnan ang totoong mga magulang, lalo ng inang nagluwal sa kanya. Yan po ang kwento ibinahagi sa atin ni Maricel Amatong na residente ng Mandaluyong City. Maliban sa pananabik sa ina, labis rin siya na mimigati na luwala sa Pilipinas ang kanyang hinaharap na ina. Panoorin natin ang kanyang kwento. Maricho Alinyabon, yung nanay ko po, yung pangalan po ng nanay ko. Sana po, maalala mo ko, sana po umuwi ka na kung nasaan ka man ngayon. Dahil matagal na po talaga kitang hinahanap, gusto na po talaga kitang makasama. Simula nang ipinanganak si Maricel Amatong ay hindi na niya nakita pa ang kanyang inang si Maricho Alinyabon. Ang kwento sa kanya ng kanyang lola, nang maghiwalay ang kanyang mga magulang ay nagpa siya ang kanyang ina na magpunta sa Malaysia. Iniwan siya at ipinaampon sa mag-asawang Teodolo at Benita Pantaliano, kamag-anak ng kanyang amang si Celestino Origenes. Nagkaroon na rin ng ibang pamilya si Celestino at tumira sa Baroy, Lanao del Norte, habang siya ay naiwan sa Magpataw, Lanao del Norte, kasama ang mga umampon sa kanya. Bagamat naging mabuti sa kanya ang mag-asawang Pantaliano, ay pinagmalupitan naman siya ng anak na lalaki ng mga ito. Nung medyo nagkaroon na po ako ng isip, kinuha po ko ng anak nilang lalaki. Ginawa po akong katulong. Tapos basta lagi po akong binubugbog. Kunting mali, bugbog. Tapos basta pinagtutulungan nila ako mag-asawa. Nung nag-high school na ako, hindi ko na kaya, lumayas po ako, pumunta po ako dito sa Maynila. Tumanggi ang mga kamag-anak ng kanyang tatay na magbigay ng mga impormasyon tungkol sa kanyang ina. Ang sinabi lamang sa kanya ay ang pangalan nito at kung saan ito nagpunta. Ayaw ring ipakita kay Maricel ang ipinadalang sulat ng kanyang ina para sa kanya noong 12 taong gulang pa lamang siya. Katwiran ng mga ito, huwag niya nang hanapin ang kanyang ina dahil sila naman ang nagpalaki sa kanya. 34 na taon nang punong-puno ng pangungulila sa kanyang tunay na ina si Maricel. Sana maisip niya na hanapin ako. Alam naman niya kung saan niya ako iniwan. Iniisip ko lagi, sana naisip niya kahit saglit lang na kumusta na kaya ako. Kasi ang hirap pag walang mama eh. Pag may problema ka, hindi mo man lang maitanong kung anong dapat mong gawin. Kasi minsan iniisip ko, kaya ako, magagalit ako sa kanya. Dati ganun ang isip ko, pero ngayon hindi eh. Parang nananabik talaga ako na makita siya. At maging ang mga anak ni Maricel ay gusto nang makasama ang kanilang lola. Lola, sana bumalik lang dito para pumunta pa kami. Dahil sa kagustuhan niyang mahanap ang kanyang tunay na ina, ay nagpa siya na ito na lumapit sa Responde. Lumapit po ako sa programang Responde para po matulungan po ako dun sa nanay ko na matagal ko na pong hinahanap para po yung makumpleto na po yung buhay ko. Umaasa si Maricel na darating ang araw na magkakasama na sila ng kanyang ina na buong buhay niyang hindi nakasama. Ako sa Irene Quintana, ang inyong Koresponde. May pag-asa pa bang makita ni Maricel ang kanyang ina? Alamin natin mamaya sa Responde.